Matagumpay na inilunsad ang Davao Oriental Bayanihan sa sitio Maitom, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental, kung saan mahigit 1,500 residente ang nakabenepisyo sa mga inihandog na serbisyo. Narito ang report. Dinagsa nang aabot sa 1,500 residente ng sitio Maitom, Barangay Tubaon sa Tarragona, Davao Oriental ang isinagawang first leg ng Davao Oriental Bayanihan noong 18 ng Disyembre. Kanya-kanya sa pagpila ang bawat residente sa mga nakalatag na government services. Andiyan na ang Land Transportation Office para sa license renewal. Free legal consultation naman ang hatid ng Provincial Legal Office. Nagbukas ng oportunidad para sa iba't ibang trabaho ang Public Employment and Services Office o PESO. At libreng dental services ang handog ng 701st Infantry Brigade at ng PNP. Nakiisa rin sa okasyon ang grupong Pabayanihan na naglalayong tumulong sa mga pamilya o individual na maipatayo ang ninanais nilang tirahan. People trust Pabayanihan. Nga pagmuhatag sila kwarta, matukod yun ang balay. You can trust us on that, no? Nga pagmuhatag mo pang materyales, ayaw na mo panghatag pang labor, kay kami na yung bahala, ana. Na-federate na natin ang lahat ng former rebels dito sa Davao Oriental. And lagi natin sila in-engage, well-structured na sila. At alam nyo, sila po yung ating first layer of defense kung sakaling bang may papasok ditong insurgency groups. Bukod yan, ikinasaya rin ng mga people's organization ang pamamahagi ng 300,000 pesos worth of livelihood assistance mula sa DOLE at iba pang ahensya na maaari nilang maging puhunan sa pagpapalago ng kanilang hanap buhay. Pinulong naman ni Davao Oriental Governor Ninyo Sotero L. Uy ang mga pinuno ng sitio Maitom at tinalakay kung papaano uusad ang Oplan Kalsada Program sa pagtugon sa kondisyon ng kalsada sa komunidad. Ang pagsasaayos ng Barangay Affairs Service Office o baso sa hinaing patubig at iba pa. Usa nga gina-inject nato din, gina-introduce nato din ang kaning dialogue sa ato ang mga community leaders. Because nagtuota nga pagkahuman nato din, dili man lang nagkasabot nga human na ang atong bayanihan, human na ang problema sa atong kabarangayan, no? Natay mga long-term nga mga problema, mga concerns nga tagaan nato mga long-term solutions. Susuyurin pa ng provincial government ang iba't ibang geographically isolated and disadvantaged areas alinsunod sa misyon ng Davao Oriental Bayanihan Program.